update tayo ngayon sa ano, sa aking concrete pond. Actually, tapos na itong aking concrete pond. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-treat sa aking concrete pond para masama kasi at mamatay yung isda pagkatapos ng finishing, tapos ilagay yung isda. So lahat ng isda nyo mamamatay talaga. So ito yung dapat ninyong gagawin. So ayan yung concrete pond ko. Ang sukat nito ay 3 by 6 meters. 3 yung dito ay yung width, saka yung length. Ito yung length papunta doon. Ito yung 6 meters, 3 by 6 meters. So ganyan kalaki yung pond. Dito hanggang doon. So ganyan kalaki. Sa eksena na to, nagpa-finishing ako. Actually, pinapapakyaw ko lang to eh. 1,500 ang pakyaw sa amin dito. Ito, ginawa lang nila ito isang araw. So ganun sila kabilis mamakyaw dito sa lugar namin. Hindi po kasama ang ano, ang labas. Sa loob lang po 'yan, yung 1,500. Yung pag-ayag ng balas, hindi po yan kasama sa 1,500. Ako na lang po nag-ayag yung balas, hindi po sila. Kasi pag sila pang mag-ayag ng balas, dagdag labor po yun. Ito ang poste ng aking concrete pond. Kasi lalagyan ko ito ng, ano, ng bubong. Para pang habang buhay talaga na ano, poste. Itong ginagawa ko, concrete. Gawa lang po yan sa PVC at biniyak ko. O nakita nyo, di ba? Pulidong pulido talaga ang pagkagawa. Tapos na po yung finishing. Ito, binumbahan ko na ng tubig galing doon sa aking pinahukay na, balon. So doon sa part 1 kong video sa aking YouTube channel, makita nyo doon kung paano kami naghukay ng balon. So ito na po, napakalakas ng agas ng tubig. So sinabunan ko muna yung concrete. Siyempre mag-engine muna kami, nilinis muna namin yung concrete pond. Pagkatapos pinaliguan namin yung mga kapitbahay, mga bata namin, mga barkada ko, naliligo kami dito. Doon, ang saya-saya talaga. Napakalaki. So malaki pala itong 3x6. So makikita natin dito kung ilang isda kaya ang maload dito. Pero sa ano ko, sa estimate ko, kaya ko siguro itong loadan ng ano, ng 5,000 na fingerlings. I-try ko lang. Pero so far, ang ilagay ko dito, mag-try muna ako ng mga 1,500 or 2,000. Tingnan ko muna yung, pag-aralan ko muna yung paglaki ng hito ko dito sa 2,000 ka-fingerling sa 3x6 na, ano, na sukat ng pan. Ala, sige, ligo! Ah, grabe. Ano, tapos na, tapos na. Ano, kuya? Ito pa rin, kinyo rin. Ito yung ano, kahapon nilagyan ko ito ng ano, yung mga katawan ng saging, mga dahon ng saging, lahat pinuno ko yan. Pero kulang pa to. Tapos yung iba, tinatad ko talaga siya. Tinatad ko siya para maging pino at para malata siya. So mga 2 weeks or 3 weeks ang treatment nito. So ganyan po ang style para ma-treat yung band ninyo gamit yung saging.
So yung tubig niya maitim na silalim. Kasi yung ano, nabubulok na yung mga ano, yung mga dahon ng saging, yung katawan ng saging nabubulok na. So ganito po, may mga malalaki ito, ito malaki. So kailangan titigbasin ko 'yan para ma-chop-chop, maging katulad nito, maliliit. So tingnan niyo. Kaya ito. Ito yung ano ko, dwarf coconut. Pag mataas to, ito yung tatabon dito. Ito hindi ko pa na-finishing dito kasi naubusan ako ng budget. Pag dumating yung pera ko, yan, ipa-finishing ko dito papunta doon paikot. So kailangan labas-loob yung finishing nitong concrete pan ko kasi just in case na maglindol-lindol yung possibility na mag-crack, medyo malayo yung chance na magkaroon ng crack. Kaya kailangan talaga labas at saka sa loob yung tawag dito, yung finishing. So ganun katiba yung ano, sahara. Kahit isang leak, wala akong nakitang leak kasi ang kapal nito, mga ganyan ang kapal nito eh, 1 inches. Ganyan ang kapal nito, itong finishing ko, itong plaster ko, ganyan siya, ganyan talaga kakapal. Kaya hindi na magtaka kung bakit walang tagas kasi makapal yung plaster ko. So, isa pa, magaling yung panday ko. So ganun po. So tara. Ganito kalakas yung ano ko, yung deep well ko. So yung ginamit dito is yung 1.5 horsepower na submer pump. Pero hindi po yan sa akin. Sa ano po yan, hiniram po yan ng kaibigan ko dahil hindi pa ako nakabili. So, napakalakas talaga. Grabe, wala akong masabi. So dyan, ang sarap ng tubig talagang parang ano talaga siya. Bukal na talaga siya. Nainom na yung tubig.